Aray. Teka, teka. Kan. Angat. Paano ba mabuhay kung malapit na ang wakas? Sakit? Hilang mo lang. Dali. Kung ang bawat pagising ay karugtong ng sakit na hindi ka iniwan maging sa iyong pagtulog. Hindi ko angat. Okay. Yung ointment nandun. Marami sa ating mga kababayan ang dumaranas ng kirot sa katawan dahil sa iba't ibang klase ng karamdaman. Aray ko. Ang kanilang paghihirap, madalas nasasaksihan lamang ng kanilang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Nung kumirot siya, ano ang pain score mo? 0 to 10? 9. May mga gamot para maibsan ang sakit na kanilang dinaranas. Pero maging ito ay kailangang paghirapan ng kanilang pamilya. Umaga po. Ako po si Sandra. Kamusta po kayo? Okay naman po. Lang. Andito po si Ana. Hello, Mama Ana. Hello po. Kamusta ka? Okay lang po. 44 na taong gulang si Ana. May stage 4 breast cancer na pinaniniwalaang kumalat na sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Noong umagang dalawin namin siya, nasaksihan namin ang araw-araw nilang ritual na mag-asawa. Ang paglilinis ng sugat sa kanyang dibdib dulot ng cancer. Kapaligid niya ito dito. Pagyan mo sa pina. Iangat mo konti ah. Sa laki ng kanyang sugat at sa kirot na nababaka sa kanyang mukha. Iangat pa natin konti ah. Bisog natin. Makikita mo ang tindi ng kanyang paghihirap. Naka-display sa kanilang tahanan ang litrato sa kasal ng mag-asawa. 19 anyos lang si Ana noon. Ang isang larawan, kinunan lang 2 taon ang nakararaan. May breast cancer na noon si Ana, pero nakakalakad pa. Bakit nag-desisyon ka na hindi magpa-opera? Kasi po, nung una, nung bata pa ako, hindi naman ako sakitin. Ngayon po, takot po talaga ako sa karayom. Oo. Talagang meron akong phobia talaga po sa karayom. Mm-hmm. Meron din naman nagpa-opera na humaba buhay, merong hindi. Mm-mm-mm. Kaya po ako, doon na lang po ako sa hindi nagpa-opera. Kumbaga po, ang inanak ko na lang po, kasi po Christian ako. Kumbaga po, pinasadyos ko na lang yung faith, yung pananampalataya ko na lang yung nagpapalakas sa loob ko. Kahapon pa yan eh, ba't di ko na nawala yung sakit? Dalawa mo na. Kahit tanggap na raw niya ang kirot na dulot ng cancer, may mga araw na halos hindi niya makayanan ng sakit. Bakit? Nahirapan ka lumunok? Sabi ko nga po, kung alam lang ng iba, sabi ng iba, kaya mo yan. Madaling magsalitang kaya mo eh. Yung sakit, hindi niyo nararamdaman. Oo. Napakasakit. Parang pinupunit siya na daig mo pa yung iniwan ng kutsilyo eh. Ang pakiramdam ko, katulad ngayon, pakiramdam ko po sa paa ko. Parang iniwa po siya ng kutsilyo ang sakit. Oo, wag uuwapan niya pa niya. Humina rin daw
ang kanyang mga buto. Parang sumama na po, gumapang na yung sakit. Kaya po, ayan, tiis-tiis na lang po. Dahan-dahan. Opo, dahan-dahan na lang po. Mm-mm. Inaantay ko po na mamanhid siya sa pain reliever ko sakasakali. Yun nga lang po, sa hirap mo ng buhay, minsan, hindi ko po naiinom ng maayos yung pain reliever namin. Napakasakit po minsan, iniiyak ko na lang po. Jeepney driver ang asawa ni Anna na si Michael. 47 taong gulang. Pero mas madalas na ito sa bahay para mag-alaga sa kanyang misis. Tanda. Sa kwenta mo, sa isang araw, magkano ang gamot niya? Sa kwenta ko po, halos siguro nasa 500 po mahigit eh. Kung kukompleto. Kasi sa ngayon po, hindi ko po siya napapainom ng B-complex. Hindi ko po siya napapainom ng mga vitamins na dapat na kailangan niya. Ako na rin nakikiusap sa kanya, ma, hindi natin kaya eh. Sinasabi ko nga sa kanya. Kasi yung pagkain pa natin, ganito. Binabudget lang din natin yung ano. So parang gusto ko man ibigay, kaya lang wala naman akong magawa. Kasi yung kinikita ko, halos dun lang panapat sa gastusin namin dun sa lahat. Kapag nauubusan ng gamot, kapag kadalawa na lang kami, asawa ko, yung daing niya na pa, ganito, huwag kang mawala sa tabi ko. Gusto ko na sa tabi ko kasi baka mawala ko na gusto ko na iyakan sa tabi ko kasi may time po talaga na isang araw at kalahat eh. Sakit lang yung naramdaman niya. Sabi niya pa, injection na lang para mamatay na ako. Minsan talagang tumatalikod na lang ako kasi gusto kong sumigaw parang kasi wala akong magawa. Sabi ko, magtiis ka lang. Sabi ko, hanggat nandiyan ka, nandito ako sa tabi mo. Pero meron din namang masasayang araw sa kabila ng malubhang karamdaman. Sa isang cellphone video, makikita ang pamilyang nagkakasiyahan nitong nagdaang bagong taon. Yung pong time na wala pa siyang sakit, paano po siya noon? Yan pong asawa ko, talagang kilalang kilala po dito yan. Kasi napakahilig niya sa politika, sa mga, lalo kasi po siya, tao po siya ng NHA, volunteer po siya. So marami po siyang natulungan dito sa housing na mga apila na pinasok niya na para makakuha ng mga pabahay. So mahilig siya sa mga volunteer na yung kung saan pwede mga makatulong. Oo. So ganun po siya. Mapagbiro talaga ang tadhana. Ang babaeng kilalang masayahin at puno ng buhay, kailangang ipaglaban ang bawat sandali sa mundo. Tatlong anak ni na Michael at Anna. Isa ang may trabaho na, isa ang nasa high school. At ang nag-iisang babae, si Nicole. Huminto sa pag-aaral sa edad na 18 para makapagtrabaho na rin. Ano yung mga pinag-aalala mo? Nakikita mo yung kalagayan ni Mama? Ayun, baka one day mawala na siya, gano'n. Pero sabi niya naman sa akin, hindi daw, di ba ma? Laban lang daw. Kasi simula nung nag-aano po, ako lagi kasama niya ni Mama. Lahat po ng kaibigan ko, kaibigan niya. Super mama po siya. Ma, laban lang. Kaya mo yan. Nandito lang kami lagi sa'yo. Kahit lagi ka namin, napapasama yung loob mo minsan. Mahal na mahal ka pa rin namin magkakapatid. Kahit pasaway kami, yun, mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin ipagpapalit kahit kanina. Luna, di ba siya? Ako hanap nun. Gumawa ako ng paraano para maranasan niya yung pag-dibo kahit na nakahiga lang ako. Kasunod nito, nasaksihan ko ang paboritong lambingan ng mag-ina. Dito, matag-makas kamay ko.
Pero kahit ganyan lang, love ko sila. Naging emosyonal si Anna na hindi man lang niya mabalot ng kanyang mga bisig ang anak. Nakadudurog din ang pusong marinig ang sagot ng kanyang anak. Kulang na yakap. Pero yung pagpaparamdam naman niya sa amin, hindi naman kulang. Hindi kulang. Oo nga naman, hindi kayang lamunin ng cancer ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang The Ruth Foundation ay isang organisasyong tumutulong ng libre sa mga taong may malubhang karamdaman sa pamamagitan ng palliative and hospice care. Ito yung pagkalinga para lumuwag ang pakiramdam ng isang pasyente habang siya ay nabubuhay. So palliative care is yung parang mas malawak na service, which ang goal niyan na yung quality of life ng pasyente kahit may sakit na malubha, na-address yung mga nagpapahirap sa kanya. Mm-mm. Nagpapahirap in terms of physical na hirap, mm-mm, emotional, no, even spiritual na hirap. Tumulak na ang grupo para bumisita sa ilan nilang mga pasyente. Isa sa pinuntahan nila si Anna, na ilang taon na nilang dinadalaw. Hi. Good morning, Ate. Hi, Ate. Hi. So, ngayong araw na to, kamusta yung kirot na nararamdaman mo? Ah. For 1 to 10 po. 1 to 10? Opo. Ang, yung hindi masakit, yung 0, tapos 10 yung pinakamasakit. Alin po tayo ngayon? Sa ngayon po, 7 to 8. 7 to 8. Yung 7 to 8 na yon, okay sa'yo yon? Basta wag lang po akong gagalawin. Kailangan pa rin ang meron. Kaya yan naman, kasi naka-steady lang siya ng isang lugar, hindi mo ginagalaw-galaw. Kasi po, kasama ng grupo ang isang volunteer pharmacist na trained din sa healing massage. Ako po, lagi ko naman inaangat. At may request ako, wag sa paate. At dito sa ulo ko masara. Sige. Yan ang gustong-gusto ko, yung sa ulo. Masigla ngayon si Ate Adalisa, nagre-request siya ng haplos sa ulo. Ano po ba nararamdaman nyo pag hinahaplos ko yung ulo nyo? Ang sarap maging hawa. Sarap kaya nang hinahaplos. Ate, dasal tayo ha. Sa Panginoon. Pagkatapos, nagdasal ang mga volunteer kasama si Anna. Sa mga oras pong ito, Lord, iniangat po namin lahat ng nararamdaman niyang kirot, lahat ng discomfort niya, Panginoon, ay iniangat namin sa iyo. Nang iwan ng grupo si Anna, pihadong naroon pa rin ang sakit sa kanyang katawan. Pero bakas sa kanyang naaliwalas na mukha, ang epekto ng pagmamalasakit ng kanyang kapwa. Muling bumiyahe ang mga volunteer ng The Ruth Foundation papunta sa isa pang pasyente na sinasabing nakararanas ng sakit na tagos hanggang buto. Walang datos kung ilan ang Pilipinong dumaranas ng matinding kirot mula sa samot-saring karamdaman. Ayon sa Philippine Cancer Society, sa bawat taon, merong 110,000 na bagong kaso ng cancer. Karamihan sa kanila ay dumadanas ng physical pain. Siguro yung number one talaga na dinadaing nila, yung reklamong pang-physical, no? Kasi masakit talaga dyan. Tsaka nakaka-estorbo yan sa quality of life.
hindi sila makakain, hindi sila makakatulog, nade-depress sila. Minsan sasabihin nila, Lord, kunin mo na lang ako kasi sa sobrang sakit. Gusto mo tinapay, Daddy? Si Edward De Las Alas, 41 years old, tinaningan ang buhay matapos ma-diagnose na may stage 4 bone cancer. I was diagnosed with bone metastasis, marrow fibrosis, meaning yung akin bone marrow is, according sa doctors, nagpepeklat siya. Okay. And then, kalat na siya, nagmetastasize na siya sa ribs ko. Ribs? Sa sacroiliac. Dito sa sapanga, sa skull. Sabi sa akin, kasi nung nakita ng doctor yung bone scan, sabi niya is stage 4 advanced. So parang 6 months na lang daw yung tatagal ko based dun sa nakita niya. Yun. Awan ng Diyos, nandito pa rin naman ako. Na-diagnose po ako is 2014, August 2014. Tapos, nag-underwent ako ng yung iba't ibang treatment. Ni-radiation na yung ulo ko para mabawasan lang yung pain sa ulo. And then, nag-undergo ako ng chemotherapy, bisphosphonate para sa bones. Para rin mapigilan yung pagkalat sa buto. Ayun po. Yun nga lang, bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ang ani ay tagos sa butong sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan. May oras na minsan yung buong spine ko masakit din, pati yung sa dibdib. Ang mahirap kapag yung sa chest kong sumakit, pag humihinga ako, pag na-expand, mahirap. Oo. Nahirapan akong huminga. Pag sobrang sakit, hindi na ako nakatayo sa kama. Oo. Kahit pag umikot lang ako, sumasakit na yung likod ko. Kapag hindi ko na talaga kaya, doon lang ako nagpapatakbo sa ospital eh. Mm-hmm. Yun po yung sobrang pain talaga. Kapag ganun, iniisip ko na kailangan kong paglabanan. Kasi gusto kong makatulong sa pamilya ko. Ayoko yung maging yung pabigat sa kanila. Ngayon po, habang kausap ko kayo, in pain po kayo? In pain po ako po. 7 out of 10 yung pain score niya. 7 out of 10. Pero okay pa po kayo? Gusto niyo magpahinga muna? Okay naman po. Uh-huh. Mataas naman po yung tolerance ko sa pain. Pero pag yung nararamdaman ko na aakyat pa yung pain score, inom na agad ako ng gamot. Ayun po. Tapos, sir, ano lang yan? Parang inom ka lang na inom ng pain reliever, di ba po? Kapag hindi ko na talaga kaya, doon lang ako nagpapatakbo sa ospital eh. Hindi biro ang gastusan sa gamot pa lang. Kung kasama po yung hindi, pati yung regular meds ko, siguro maabot siya ng mga 5,000. Mahal yung mga gamot. Mm-mm. Lalo na po yung mga sublingual na para sa abrupt pain, sobrang mahal niya. Nagkakahalaga po siya ng 500 isang tablet. Pesos. Isang tablet. At iniinom ko po 'yon minsan dalawang magkasunod na tablet sa 30 minutes. Nagtatrabaho si Edward sa isang multinational company nang malaman niyang may cancer siya. Pinayagan siya ng kanyang kumpanya na mag-work from home bilang konsiderasyon sa kanyang kalagayan. May health card din ang kanilang kumpanya na malaking tulong daw kay Edward. Kung yung sweldo ko yung pagbabasihan, kulang na kulang. Ang business ni Edward na si Christina ang madalas naghahagilap ng painkiller medicines para sa kanyang asawa. Nag-resign na nga siya sa trabaho bilang call center agent. Dumarating talaga po yung time na ilang drugstores, wala po talaga silang supply. Uh-uh. Tapos po, I will end up na lalapit po sa ospital na mga meron at talaga pong triple po ang halaga ng gamot na yon.
Pinakita sa akin ni Edward at kanyang misis ang kulay dilaw na special prescription na ito na ginagamit sa mga piling dangerous drugs. Kapag po kami naka-confine sa pain management team, libre po ito, wala na pong ekstrang bayad. Pero kung kami po ay magpapa-check up, meron po siyang ekstrang bayad na 450 per prescription po yun. Bukod po yun, sa form lang po siya, iba pa po yung PF ng doktor doon. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA naman ang nagbibigay ng lisensya sa mga doktor para makapagreseta. Ayon sa PDEA, nasa 21,000 na doktor sa buong bansa ang may aktibong S2 license. Kung sino lang po talaga ang doktor, lalo na kung yung practice niya, example, oncologist siya, kailangan talaga niya ng magpe-prescribe siya ng mga morphine. So, kailangan pong kukuha ng S2 license yun. Hindi kasi lahat ng mga doktor komportable sa pag-prescribe ng opioids. Kaya nakikita din natin na minsan, hindi lahat ng mga clinics o hindi lahat ng mga ospital may kapasidad parang matreat itong mga cancer patients na severe na yung kanilang kirot. Nagtataka naman ang PDEA kung bakit tila napapamahal ang mga pasyente sa special prescription. Ang pagkakaalam ko nasa 200 pesos per booklet of 50 sheets. S3 license naman ang binibigay ng PDEA sa mga butika para makapagbenta ng dangerous drugs. Minsan hindi mo mapigilan, market driven yung pag-stock nila eh. Baka I don't know, at some point probably nag-stock sila ng marami. Mm-hmm. And then walang nabenta, na expiran. So yung susunod na stocking nila ngayon is mas lower na kaysa dati. Naniniwala naman ang ilang pasyente na maigaganda pa ang sistema para mas maging madali ang access nila sa gamot pangontra sa kanilang mga kirot. Siguro kung maghihigpit sila, tingnan nilang mabuti yung pangangailangan nung siguro sa mga pasyente. Kung dapat naman bigyan ng mga gamot na kailangan ng mga pasyente, bakit hindi? Meron po tayong batas, ang Republic Act 9165. At ayon sa batas pong ito, nakasaad po doon na kailangan balansihin ang pag-control ng mga, ika nga eh, dangerous drugs na maaring nakakalulong o talagang nakakalulong. At ang pangangailangan na paano ba, pangangailangan na kailangan may supply na may ibigay sa mga taong may lehitimong gamit ng gamot. Para makadagdag sa income ng pamilya, nag-aaral na rin ng baking si Christina. Desidida raw siyang tulungan si Edward na mapahaba pa ang kanyang buhay. Napakabuting asawa po ni Edward. Napakabait po niya at di po siya mahirap alagaan na pasyente. Kaya po, pag po dumarating yung time na hindi na siya makakain, dumarating yung time na putok na po yung bibig niya at ilang araw po siyang hindi nakakasalita, hindi nakakakain. Ang naging sandigan po namin at sandata ay panalangin po talaga. May mga times na mahirap, nalalagpasan naman po dahil we need to fight the bad days to feel and experience the better days. Yun po ang ginagawa namin. Isa si Edward sa binibisita ng The Ruth Foundation para mabigyan ng palliative care. Ayon kay Dr. Corvera, maraming mga Pilipino, tinitiis na lang ang sakit. Ito raw ang gusto nilang baguhin. Alam naman natin na matiisin yung Pinoy. Kasi walang ibang paraan. Kasi wala silang pambili or hindi nila alam kung anong bibiliin kasi wala naman nag-check-up. The pain score is considered the fifth vital sign. Di ba? Pagpunta sa pasyente, chine-check namin yung blood pressure, cardiac rate. Ngayon, pati pain score ng pasyente dapat alamin ng isang nurse or doctor. Because nga, it is a human right to not be in pain when you can control it. Diba? So parang you don't allow someone to suffer when you know there's a way. Sa ilalim ng Republic Act 11215 o National Integrated Cancer Control Act, dapat mabigyan ng abot-kaya at accessible na medical treatment ang mga pasyente ng cancer.
May mga simpleng bagay na pwede natin gawin para hindi masyadong mahirapan yung mga pasyente natin kumuha nitong mga regulated drugs or itong mga opioids. Very simple things lang siguro, like dagdagan natin yung allowable na tablet sa isang yellow prescription, and pwede nating maglagay ng ilang mga parameters, parang kumbaga yung pasyente pag malayo siya or mahihirapan siyang pumunta sa pharmacy kasi available lang siya doon sa mga specific places, baka pwede nating mabigyan ng mga considerations. Naniniwala naman ang The Ruth Foundation na malaking tulong kung matitrain ang mga local government units sa palliative care na libreng ibibigay sa mga pasyente sa bawat komunidad. So I think it's really empowering our health force, at the same time the community, to understand that pain can be managed and that there are many ways to manage pain, and that we have to really work together for to make sure that this right of the patient, no, and the family is given to them. Maging ang PIDEA ay bukas sa pagbabago para makarating ang regulated drugs sa mga pasyenteng tunay na nangangailangan nito. Ang doktor is to prescribe lang. They cannot, retail, carry, supply dangerous drugs. Mm-mm. So, yun po yung isang bagay na iaamin sa regulasyon at saka pinag-usapan din po sa DOH. Paano ba matulungan yung mga nasa remote areas? So, yun po yung pinag-usapan. Paano ba natin matulungan itong mga pasyenteng to na ang kailangan ay itong mga gamot na to na hindi nakaka-carry ang doktor. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bawat araw ay biyaya para sa pamilya ni Ana. Kaya salatman sa pera, taon-taon, pinagdiriwang nila ang kanyang kaarawan. Hindi ako nagising na yung mamala ko, magkaroon ako ng galito. Makasama ko lang sila ng matagal, kumakain ng tatlong beses sa isang araw, uminom ng gamot, masaya na po ako doon. Hindi po ako naghahangad yung mama, makasama ko lang yung asawa at mga anak ko, yun lang po. Nangayin mo mga, dinayin mo! Sana nga, madagdagan ang masasayang araw tulad dito kasama ang kanyang pamilya. At sana maranasan ni Ana ang mga inaasahang benepisyo para sa mga pasyenteng tulad niya, para mabuhay ng ganap na may dignidad hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.